The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of the Late Mario Dumawal. Ang veteranong journalist na si Mario Dumawal ay kilalang kilala sa entertainment industry. Nakapanayam niya ang ilan sa mga tanyag na local at international celebrities sa loob ng ilang dekada ng kanyang karera bilang showbiz reporter. Patas at malaman ang kanyang mga ulat at ramdam ang pagpapahalaga, kaya naman hindi katakatakang makuha ni Mario ang respeto at paghanga mula sa sirkulong ginagalawan. Isa siya sa maituturing na haligi at huwarang mamamahayag pagdating sa entertainment news. Ang kanyang stint sa journalism ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsusulat ng sports story sa Campus Press taong 1975 nang magtapos siya sa University of the Philippines, Los Baños. Minsang naibahagi ni Mario na lahat nga ay dinaanan niya mula sa agricultural writing hanggang sa technical writing at kahit educational writing. Katunayan, bago napadpad sa showbiz industry, unang nagtrabaho si Mario bilang staff writer sa Ministry of Agriculture at kalaunan sa financing company at shipping line. Nag-umpisa naman ang entertainment writing career ni Mario sa Journal Group of Companies noong 1982. Ito yung panahong ni-hire siya ng Times Journal newspaper upang i-cover ang Manila International Film Festival ng taong yun na siya namang nagbukas sa kanya sa mundo ng entertainment. Naging columnist din siya para sa alternative media outlet na Ang Pahayagang Malaya bago nabigyan ng break sa showbiz news broadcasting nang alukin siya ng trabaho sa kakabukas pa lang noon na ABS-CBN taong 1987. Dito nga ay naging bahagi siya sa kauna-unahang TV Patrol newscast at naipit na sa showbiz. Ayon kay Mario, sa tingin niya na ang marka ng pagiging mahusay na manunulat ay pwede kang mag-adapt sa kahit anong writing. Pero aminadong napakahirap ang showbiz dahil sa anya napaka-volatile ng mga tao rito. Sa kanyang unang mga taon sa TV Patrol ay nagsilbi siya bilang reporter at writer-producer sa hit segment na Star News. Aminado si Mario na nung una ay mahirap dahil hindi pa tanggap ng mga artista ang interview sa camera. Wala pa raw ganung kultura noon sa showbiz. Samantalang nakagawa naman siya ng sariling paraan sa pagbabalita at nakapaghatid ng kwento gamit ang authoritative tone na agad din napapansin ng mga manunood at tagapakinig. Mula sa exclusive celebrity revelations to the debuts of future stars, maging sa mga awards nights, pageants at galas, palaging andon si Mario upang makapaghatid ng showbiz news. Samantalang sa likod ng camera ay tinatawag siyang Tito Mario ng mga younger artist na kanya nakapanayam at Lolo or Sir naman sa ABS-CBN Newsroom siyang testamento sa pagiging isang institusyon sa kanyang genre. Kilala siya ng kanyang mga co-workers bilang hardworking and generous pero hindi takot na makisali sa fan moments, maging unwinding man yan kasama ang kanyang crew after coverage o makisali sa mga silly activities ng mga reporters. Kilala ding istrikto si Mario pero kind mentor naman sa Star Patrol reporters na sumunod sa kanyang yapak. At bilang pagkilala para sa kanyang mga hindi matatawarang kontribusyon sa entertainment industry, ginawad kay Mario ang Joe Quirino Award mula sa 5th Eddie's Awards na ginanap sa Metropolitan Theater noong November 26, 2022. Sa kanyang acceptance speech, hindi siya nakalimot pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng buhay at profesyon niya. Kinilala rin niya ang mga tulong at paggabay sa kanya ng mga editor na nakatrabaho niya noong nagsusulat pa siya para sa Parade Magazine at mga pahayagan ng Journal Group of Companies. Kabilang din si Mario sa pinarangalang bituin sa Eastwood City Walk of Fame noong January 18, 2023 para sa kontribusyon naman niya sa News and Public Affairs. Rock to his family. Habang kinikilalang icon sa entertainment journalism, nanatili namang rock to his family si Mario na tinatawag siyang Papa, Yayo o Wowo. Mayroon siyang limang anak sa asawang si Cherie. Ito ay sina Luigi, Miguel, Maxine, William at Tessa. Isa rin siyang mapagmahal na lolo sa kanyang tatlong apo. Tunay nga nagsilbing inspirasyon si Mario sa kanyang pamilya. Katunayan na kanyang anak na si Miguel ay pinasok din ang industriya ang kanyang ginagalawan bilang TV reporter at kalaunan ay naging editor para sa ABS-CBN News Digital, specializing in entertainment reporting. Ayon kay Miguel, may sasalarawan niya ang ama bilang super glue ng kanilang pamilya. Sa lahat nga raw ng challenges na kanilang kinaharap, ang ama ang pwede nilang takbuhan na tipong sense of stability na may tipong sense of stability and foundation. I see you. Sa hindi inaasahan, isang malungkot na balita ang inanunsyo ni Miguel sa kanyang social media post noong unang linggo ng Hunyo, kung saan ay humingi siya ng dasal para sa kanyang ama.
Kwento niya na isinugod nila sa ospital ang kanyang ama kung saan naka-confine ito sa ICU matapos na atakihin sa puso. Nabanggit din niya na bagamat naka-ICU ang ama ay nakakapag-send pa rin ito ng message sa kanila kahit minsan. Inamin din ni Miguel na tila nagulantang sila sa nangyari dahil ni minsan ay hindi pa rin naka-confine ang kanyang ama sa ospital. Passed away. Ngunit matapos ang pagkarati ng isang buwan mula noong June 5, 2023 sa Philippine Heart Center at pakikipaglaban sa severe fungal infection na komplikasyon bunga ng heart attack, nito lang Miyerkules, pasado alas 8 ng umaga July 5, 2023 sa edad na 64, magdiriwang pa sana siya na kanyang 65th birthday sa darating na July 31. Kinumpirma ng pamilya ni Mario ang kanyang pagpanaw dahil sa septic shock sa pamamagitan ng official statement na kanilang inilabas. Celebrities and Mario's colleagues pay tribute. Sa paglisan ni Mario ay agad naman na dumagsa ang kaliwat-kalang pakikiramay sa kanyang pamilya at pagkilala sa kontribusyong kanyang naiambag sa industriya mula sa mga celebrities, political figures, and media personalities. Lubos nga itong ikinalungkot ng mga celebrity na nakakakilala at nakapanayam ni Mario. Ilan sa mga naunang nagpaabot ng mensahe sa pagyao ng veteranong reporter ay sina Vilma Santos, Diane Medina, Jed Madela, at Karil. Mensahe ng Star for All Seasons, Mario salamat, rest in peace, our condolences and prayers. Sa Twitter post ni Jed, sinabi niyang halos lahat ng kanyang career milestones ay nasaksihan ni Mario. Samantalang inalala naman ni Diane Medina ang masasaya nilang kwentuhan ni Mario tuwing nagkikita sila sa mga event at coverage. Kalakip ng post si Diane sa Facebook ang video clip kung saan makikita ang pag-feature ni Mario sa TV Patrol sa papalapit noong kasal niya at ng asawa niyang si Rodjon Cruz. Nagpaabot din ng pakikiramay at dasal si Karil sa pamilyang naulila ni Mario. Sa kanyang social media post, inihayag ni Karil na maswerte siyang makilala si Mario na inilarawan niyang kind, sincere at supportive man. Maging ang aktres na sina Lorna Tolentino, Cherry Pie Picache, Alma Concepcion, Kylie Versosa, Empress Shook at Almira Mulak ay nagpaabot din ng pagkikiramay sa pamilya ni Mario. Ang singer na si Jugs Holweta, actor-politician Alfred Vargas at komedyanteng si Atak Arana ay inalala rin ang kabutihan ni Mario noong siya'y nabubuhay pa. Hindi naman daw malilimutan ng komedyan ng si Pokwang ang pagiging patas at marespeto ni Mario bilang isang showbiz reporter. Nalungkot rin sa pangyayari ang movie TV producer na si Rosel Monteverde ng Regal Films. Hinahangaan daw niya ang integridad at kasipagan ni Mario sa trabaho nito noong nabubuhay pa. Buong puso din na nagpaabot ng pakikilalamhati si Bong Revilla. Binigyang pugay niya si Mario bilang isa sa pinakamagaling sa kanyang larangan na anya nag-iisa at hindi malilimutang pangalan niya sa industriya. Inalala naman ni Senator Grace po si Mario bilang isa sa mga respetadong showbiz news reporters na tumututok sa kwento ng kanilang pamilya. Taos-puso rin nakiramay ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pangungunan ni Mayor Joy Belmonte. Sa mensahe, sinabi nito na si Mario ang isa sa mga miyembro ng entertainment press na laging nakasuporta sa Q Cinema at iba pang programa na may kinalaman sa showbiz o film industry. Anya balansi at malaman ang mga report ni Mario at minsan ay nagbibigay pa ng payo kung paano mas magbubutihin ang kanilang mga ginagawa pagdating sa industriya. May tutuling nga raw na isang haligi si Mario sa mundo ng telebisyon sa Pilipinas at huwaran ng mga mamamahayag. Si Kim Chu na madalas nakakapanayam ni Mario ay binigyang pugay din ang kabutihan nito. Ayon kay Kim, sobrang kind at very sensitive si Mario sa nararamdaman ng iba. Ramdam daw dito ang pag-aalaga sapagkat may ibang press na overboard na sa pagtatanong. Pero pagdating daw kay Mario, naroon ang pag-aalaga. Naghayag din ang kanilang pagdadalamhati at pagbibigay pugay ang mga kasamahan ni Mario sa pagko-cover ng showbiz events sa loob ng halos 4 na dekada. Una nga rito si Jing Reyes, dating boss ni Mario sa ABS-CBN News. Sa kanyang mensahe, sinabi niya labis daw siyang nalungkot sa pagpanaw ng hindi lamang dating katrabaho kundi isang kaibigan din. Kasunod nito ay nagbigay pugay si Jing kay Mario. Para sa kanya, walang ibang makakapantay sa pag-cover ni Mario pagdating sa entertainment news. Ayon pa kay Jing, si Mario ang entertainment journalist na gustong sundan ng mga young applicant. Dagdag pa niya na maaasahan si Mario na makuha ang eksklusibong kwento at di natitinag sa kinang ng mga showbiz personalities na kinocover nito. Ang dating kasamahan ni Mario sa ABS-CBN News na si Anthony Taberna ay nagbahagi naman ng throwback photos nila sa Instagram. Kahit nasa DZRH na siya ngayon, anya hindi pa rin daw nagbabago si Mario tuwing nagkikita sila. Lahat ni Anthony, kahit raw isang alamat sa entertainment news si Mario, ay hindi mararamdaman dito na hinamak niya ang mga baguhan. Kaya nga raw hindi nakapagtataka na maraming umiidolo rito.
Si Kim Atienza sa ay dating kasamahan din ni Mario sa TV Patrol. Si Kim ang tagapaghatid ng ulat panahon, habang si Mario naghahatid ng mga balita sa showbiz. Maiksing mensahe ni Kuya Kim, kalakip ng litrato ng kasamahan. Rest well, dearest Mario, you'll be missed. Ang dati rin kasamahan ni Mario na si Julius Babaw sa TV Patrol ay ramdam din ang pangungulila na anya hindi madali ang mawala ng isang kaibigan. Inalala niya si Mario bilang isang mabait, masayahin, pilyo minsan pero mabuting kaibigan at mabuting tao at one of the pillars of the entertainment media. Hindi naman may paliwanag ang sakit na nararamdaman ni Christine Babaw dahil dati niyang boss sa Star Patrol ng TV Patrol si Mario na nagkatrabaho sila sa primetime newscast na Kapamilya Network. Matalik na magkaibigan si Mario at si MJ Marfori ng News 5. Palagi sila nagkikita sa mga press conference at events kaya labis din siyang nagdadalamhati. Sabi ni MJ sa kanyang post, "A difficult send-off to a mentor, showbiz family and friend. We will miss you dearly, Tito at Mario Dumawal. Thank you for everything. We'll keep your zeal for stories alive. We promise you that." Nagkasama rin noon sa TV Patrol sina Mario at Kat Di Castro. Sabi ni Kat sa kanyang post, "I love you forever, my friend at Mario Dumawal. Isang matinding yakap sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Rest in God's embrace." Ipinagluluksal din ng ABS-CBN at ABS-CBN News ang pagpanaw ni Mario. Sa pamamagitan ng isang press statement, ipinahayag ng ABS-CBN at ng ABS-CBN News ang pakikiramay nila sa naiwang mga mahal sa buhay ni Mario. Anila, sa mahigit 3 dekadang pagiging bahagi ni Mario ng ABS-CBN News, ay naging haligi na siya ng institusyon sa pagbabalita sa mundo ng showbiz. Isang pagpupugay rin ang handog ng Kapamilya Network kay Mario na inilarawan nila bilang mahusay na mamamahayag, mapagmalasakit at mabuting kaibigan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!